ako, mommy, daddy, sa pagkakapanalo ng anak nyo. Anong feeling? Anong nararamdaman nyo ngayon? Napakasaya po. Parang hindi pa makapaniwala sa mga nangyayari. Dahil lang sa anak namin na nagpursige na sa kanyang journey. Talagang hindi ko mapigilan kung ano yung sinabi niya sa akin, yun yung gusto niya gawin. Kaya papasalamat ako sa kanya. Masaya yung nararamdaman ko dahil natupad niya yung pinangako niya, yung pangarap niya na gustong gawin sa buhay. Mami, sabi niya nung nanalo daw po siya ng 2,000, pinauwi na kayo. Sabi mo, kulang. Tapos nanalo ng 20,000, kulang pa rin sa pag-aaral. Ngayon ho, 2 million na yung napanalunan. Uuwi na po ba kayo? Hindi na kayo babalik ng Hong Kong? Hindi na po, mama. Ha? Hindi na po ako babalik sa Hong Kong. Ganito yung pagbigyan yung pangarap ng anak ko na ginawa niya yung makakaya niya para manalo. Oo. So, pagbibigyan ko rin po yung kahilingan niya na magkasama-sama po. Wow. Finish contract na po ba kayo? Hindi po. O, paano yun? Pinausap po yung mga amo ko na umuwi ko muna ako. Ah, so, pumayag naman po. Ilang taon po kayo sa Hong Kong? Mga 3 years na po. Ah, bago lang naman. Okay. Eh, si daddy? Hindi na wala ro. Siyempre po. Hindi na babalik. So, kompleto ng family. Yun ang sabi niya kanina. Gusto niya kompleto ang family. Siyempre po. Kung ako talaga, yung magiging mo. Dahil lang po sa hirap ng buhay namin, kaya po siya umalis ng ibang bansa. Dahil yung trabaho ko na ginagawa ko ay tulong pa rin. Kaya gusto niya kong tulungan para sa kinabukasan ng dalawang bata. Ngayon po, ang batang si Banjo, sabi niya, susuportahan niya ako sa pagkanta ko, gagawin ko lahat para pag natupad ko na yung pangarap ko na sumali sa The Voice. Una-una pong pangarap niya yung sumali sa TNTX. Pero nag-audition kami, hindi po nagsimula yung TNTX. Una po nagsimula yung The Voice Kids. Kaya po ito po yung sinunggaban ko namin. Para lang po maibigay ko sa kanya yung inaasam ko sa kanya na makatumutong din sa The Voice Kids. Naisip niyo na po ba kung anong gagawin niyo sa premyo? Ibabangko po namin muna, tatabi po namin para sa kinabukasan ng dalawang bata. Eh sabi niya, bibili daw ng magagarang sasakyan. yung unang, dahil kailangan po namin siguro yung sasakyan. Siguro na yung sinasabi niya na gusto niya bumili ng van. Hindi po siya komportable kahit na sumakay ng bus. Sumusuka siya. Yun yung hirap po namin pag lumabas kami sa nahihirapan ako sa kanya kasi siya kaya komportable ako sa van, sabi niya, tapos gagawa tayo ng tulungan ko kung matutuwa habang biyahe. Kayo po magdadrive? Hindi po. Kung hindi po yung kapatid ko, okay. So, taga Pangasinan po kayo, lilipat na po kayo ng Bulacan. If ever, kasi sabi niya, pag-usapan po namin kasi tatlo ni Banjos, kasi yung unang dun sa malulus Bulacan po, yung dun sa shooting po namin sa Camellia, pag-usapan po rin, kung sa Pangasinan pa rin kami kukuha, malayo pa rin kami sa ABS. Kaya po, kung doon kami sa Bulacan kukuha, parang hati na po yung layo ng Pangasinan at saka sa dito sa Manila. Madali na lang po kung gusto namin ng Pangasinan, isang oras lang kung gusto namin kung may susipan dito sa, okay. Sa studio sa ABS-CBN, madali na lang po yung biyahe. Kung iiwan niyo po yung bahay sa Pangasinan, halimbawa, may nakatira din po ba doon, iba doon? Wala po, kami lang po. Kayo rin? Siguro naman, dahil nag-aaral pa po yung bunso namin, palitan na lang po kami muna. Okay. Anong pangalan? Ivan po. Ivan, ano man sabi mo sa kuya mo?
Kumakanta ka rin ba, Ivan? Hindi? Ha? Mahihain ka. Gayahin mo si kuya. Para for me. Oo. Made? Made? Manaagkanta? Kumakanta po kaya lang sa bahay lang. Ah, sa bahay? Hindi pa sa babae. Kanina nagmana si Vanya. Oo. Wow! Simula mini Van Jos, doon daw kayo kumukuha ng tips sa tawag ng tanggalan. Yung mga sinasabi na ng mga kuraso. Pagka 11 o'clock na po, tinatabi ko na yung work ko doon. Nabangan ko na mag-umpisa yung TNT, yung tawag ng tanggalan. Doon ako kumukuha na yung mga comments ng mga judges. Yun po yung ina-apply ko kay Van Jos. Kaya po, kung makikita po ninyo parang yung style niya ng pagkanta, parang alam niya na kung ano yung dapat. Tama. Hindi ko ay sumali sa TNT, Daddy. Hindi po. Kasi mula bakit? Naging kagawad ako ng barangay, parang na napaka-ano ko, nasarapan na po mag-service. Natali na kayo. 8 years po na nag-serve ako sa barangay ko. After, at pagkatapos po noon, nagsariling gumawa ko ng shop po, welding shop. Doon po rin nakita ng misis ko na tulang. Yung income, kaya nag-upload. So ngayon, sama-sama na kayo. Congratulations po. Maraming salamat. Ivan, congrats! Ano ka nagsasabi niyo sa suporta ni Coach Sara sa kay Ivan? Siyempre po, unang-una, nagpapasalamat ako kay Coach Sara. Malaki ang tulong, malaki ang nagbago kay Ivan Jones. Noon at ngayon, napakalaki po yung diferensya. Noon, amateur siya, parang nakikita ko parang malayo-malayo siya sa ngayon na tamang paraan ng pagmuka ng bibig, pagbigkas ng mga yung diction niya, napakaganda na kaya sa kay Gusto. Kaya makasalamat ako kay Gusto. Ano gusto mo tayo na hindi magpalimitan ng sinabi sa yung sinabi niya na huwag given na kay Van Jos yung power niya sa pag-irit. Pero sabi niya, Van Jos, huwag puro irit. Sumanta ka na sarili sa puso. Sumanta ka na subukan ng soft, hindi puro irit. Dahil masisira, mauubusan ka ng hangin, ng boses. Kaya yun, yung mga turo niyang ganun, hindi ko makakalimutan. Pati po ba si Sara, pati po sa inyo mga opo, binibigyan po niya ako ng sa inyo. Binibigyan siya na dati, ganito yun po niya. Ito, tanggalin ko yung mga sasaya. Kasi, para maayos. Yun naman, sinusunod ko naman yun. Pagkatapos nung ano, nagsisin kami ng video sa kanya. Nakikita na yung pagbabago. Pagkatapos nung nagpita kami. Dati, ginawa mo yung sa'yo. Si Van Jos po, pag sinasabihan niya ng gano'n, sumusunod talaga siya. Wala siyang amal. Si Van Jos kasi, siya yung batang pag sinabihan mo lang ng tungkol sa isang pagkanta. Napakadali niyang masunod. So, hindi niya yung mga sinasabi. Russian reklamo. Bait na bata. Ulit, masayahin. Thank you po, Mami.